Pinahatid si Yumi ni Taryn sa isa sa mga bodyguards nito patungo sa opisina ng kanyang asawa. Ilang minuto lang ay nakarating na agad sila sa opisina nito. Malapit lang kasi iyon sa condo unit ni Terence. Salamat po Kuya Bruno. Pasasalamat niya sa bodyguard ni Terence nang ihatid siya nito sa parking lot ng building. Ihahatid ko na po kayo Mrs. Hoffman hanggang sa opisina ni Boss Ace. Iyon po kasi ang oto sa akin. Bahagya yata siyang nabulunan sa kanyang sariling laway nang marinig niya ang itinawag nito sa kanya. Mrs. Hoffman. Pinamulahan rin siya ng kanyang pisngi nang ma-realize niyang iyon naman talaga ang kanyang apelyido ngayon. Oh, okay kuya. Pagsang-ayon niya dahil alam naman niyang walang makakabali ng otos ni Terence. Dire-diretso silang pumasok sa loob ng building. May mga gwardiya doon na kinakausap saglit ni Bruno. Agad na napatingin sa kanya ang mga gwardiya at ngumiti ng matamis pagkatapos ang ipakilala ni Bruno bilang asawa ng nag-iisang amo ng mga ito. Good afternoon po Mrs. Hoffman. Yumuko pa ang mga gwardiya pagkatapos siyang batiin. Good afternoon rin po. Halos nakangiwi niyang sagot. Medyo napalakas kasi ang pagbati ng mga ito sa kanya, kaya naman napatingin ang ilan sa mga empleyadong nakarinig sa mga ito. Agad na nagbulong-bulungan ang ibang empleyado at napapatingin sa kanya. Mailan pa nga na tinignan na siya mula ulo hanggang paa. Well, maganda naman siya ngayon dahil sinadya niyang mag-ayos ng kaunti bago siya pumunta rito. Isa pa mamahalin rin ang suot niya na damit. Isa iyon sa mga pinamili sa kanya ni Terence. Isang body-fitted Gregosi dress na humakap sa magandang hubog ng kanyang katawan. Hanggang ibabaw iyon ng kanyang tuhod, ngunit mayroon slit sa gilid na halos umabot na sa kanyang balakang. Naglalahad iyon ng kanyang maputi at makinis na mga hita. Tinernuhan niya iyon ng isang simple Hermes wedge. Binili rin iyon sa kanya ni Terence. Hinayaan niyang nakalugay ang kanyang malambot at makintab na buhok. Nagpaligo rin siya ng mamahaling perfume at body lotion na talaga namang napakabango. Ginabayan siya ni Bruno patungo sa elevator. Parang VIP siya kung ituring nito, kaya naman halos lahat ng mga nadaraanan nilang empleyado ay napapatingin sa kanya. Lalo na nang sa mismong tapat ng special elevator siya dalhin ni Bruno. Nanlaki pa ang mata ng ilan sa mga empleyado dahil si Terence lamang ang pwedeng gumamit sa elevator na iyon. Wala naman siyang kamalay-malay na pinagbubulungan na siya ng ilang empleyado doon. Ang ganda, girlfriend ba yan ni boss? Bulong ng isa sa di kalayuan. Nakatingin ang mga ito sa kanya habang naghihintay silang dalawa ni Bruno sa tapat ng elevator. Baka asawa, narinig ko Mrs. Hoffman ang itinawag sa kanya ng mga guards eh. Bulong naman ng isa pang empleyado. Oh my gosh, na-broken hearted yata ako. May asawa na si boss. Hindi na narinig ni Yumi ang mga bulong-bulungan hanggang sa nakapasok na sila sa elevator. Kuya Bruno, bakit tayo lang ang sumakay dito? Ang daming naghihintay na makasakay ng elevator ah. Ayaw ba nilang sumabay sa atin? Clueless niyang tanong kay Bruno nang magsarado ang pinto ng elevator at mag-umpisa na iyon umakyat hanggang sa itaas. Si Boss Is lang po ang sumasakay dito. Diretso lang po ito sa floor ng opisina ni Boss. Itinuro ni Bruno ang nag-iisang button sa gilid ng elevator. Ibig sabihin, isang floor lang pala talaga ang hinihintuan ng elevator na iyon.
Hindi ba ito delikado para kay Terence? Napapaisip niyang tanong. Napakataas kasi ng floor ng opisina ni Terence at doon lamang hihinto ang elevator. Ngumiti si Bruno. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Safe naman po ito para kay Boss Ace. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi niya kasi maiwasan mag-alala sa safety ng asawa niya. Wow! Asawa niya! Feel na talaga niya, no? Napapangiti tuloy siya nang ma-realize niyang nagsisink in na sa kanya ang pagiging Mrs. Hoffman niya. Ang sarap pala sa pakiramdam. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto ng elevator. Naroon na sila sa floor ng President's Office. Ito ang opisina ng presidente ng kompanya. Para iyong hallway ng isang 5-star hotel dahil carpeted ang sahig at napakabango ng air freshener ng palikid. Ginagabayan siya ni Bruno hanggang sa malaking pintuan. Iyon na siguro ang opisina ni Terence. Inayos niya ang kanyang buhok at ang lunchbox bag na bit-bit niya. Naroon niya inilagay ang adobong manok at mainit na kanin. Marahang kumatok si Bruno bago nito buksan ang pintuan. Hinanda naman niya ang kanyang matamis na ngiti upang ipangsalubong kay Terence. Ngunit nawala unti-unti ang ngiti niya nang makitang hindi ito nag-iisa sa kwarto nito. May isang napakagandang babae ang naroon. Wala naman masamang ginagawa ang mga ito at parang nag-uusap lamang. Pero hindi niya maunawaan ang kaba na pumuno sa kanyang dibdib. Paano ba naman siya hindi mapapaisip? Napakaganda ng babaeng iyon. Di hamak na mas maganda sa kanya. Halos nakalawarin ang dibdib nito sa suot itong manipis na sleeveless dress. Hindi ba ito nilalamig? Baby! Napatayo agad si Terence mula sa president chairs nito nang makita silang dalawa ni Bruno. Mababakas ang pagkakataranta sa gwapong mukha nito. Napalingon rin sa kanila ang maganda at sexy na babaeng kausap nito. Ngumiti ito sa kanya nang mapatingin ito sa gawin nila ni Bruno. Sinubukan niyang ngumiti kahit alam niyang hindi totoo ang ngiti niya. May kakaiba kasi sa babaeng ito na nararamdaman niya. Siya ba ang asawa mo, Ace? My gosh, she's so pretty. Nakangiting sambit ng babae sa kanya. May aksent pa ito habang nagsasalita ito. Halatang galing rin ito sa isang mayamang pamilya. Lumapit agad ang babae sa kanya. Hindi niya napaghandaan ang pakikipagbiso-biso nito sa kanya habang hawak pa nito ang magkabilang balikat niya. Nice to meet you, darling. I'm Chris D. Bade. I'm Terence. She's my old friend. Pinangunahan ni Terence ang pakikipagkilala ni Grace sa kanya. Nakalapit na rin ito sa kanya at bahagya siyang inilayo kay Grace. Napangisi naman lalo ang dalagang kaharap niya. Saglit itong napatingin sa kamay ni Terence na humapit sa kanyang bewang. Ikaw talaga iso? Bakit ayaw mo akong ipakilala as your ex-girlfriend and first love? Nakaka-heart ka. Pabirong sambit ng babae. Nagpantig naman ang kanyang tinga sa sinabi nito. Ex pala ito ni Terence. Bakit magkausap ang mga ito kung ganoon? Grace, you need to go now. May pag-uusapan pa kami ng misis ko. Pagtataboy ni Terence sa babaeng nakakairita kahit kakakilala pa lang niya dito. Oh, sure, aalis na talaga ako. Nandito na ang legal wife mo eh. Hinaluan pa nito ng malisya ang pagtawag nito. Napaigting naman ang panga ni Terence dahil gumagawa talaga ng eksena ang babae. Para bang pasimple nitong pinahihiwatig sa kanya na may something sa mga ito.
Napahigpit tuloy ang paghahawak niya sa kanyang bitbit na lunchbox bag. Pakilabas muna si Chris Bruno. Otos ni Terrence sa bodyguard nito. Thanks for today, Terrence. See you around. Kumindat pa ito sa asawa niya, kaya napalunok siya. Kahit sino sigurong lalaki ay magkakagusto sa babaeng ito. Malaki rin ang dibdib ni Yumi, ngunit di hamak na mas malaki ang dibdib ni Grace. Ngayon lang siya nakaramdam ng pagka-insecure sa kapwa niya babae. Nang tuluyan nang makalabas ang mga ito, isinarado ni Bruno ang pintuan. Naramdaman niyang niyakap siya ni Terrence mula sa likuran niya. Pinalibot nito ang mga braso sa kanyang bewang at bahagyang sumubsob sa kanyang leeg. She's just an ex-friend. Hindi ko naging girlfriend ang isang iyon. Hindi siya komibo, kaya masumigpit ang pagyakap nito sa kanya. First love mo raw siya? Anong ginagawa niya rito? She's not. Siya lang ang first six ko, pero hinding-hindi ko siya sineryoso. Parang may pumiga sa kanyang puso. First six? Hindi ba't mas malala pa iyon sa first love? Iniisip pa lamang niya na ito ang unang babaeng natikman ni Terrence ay nag-aalboroto na ang kalooban niya. Ano namang ginagawa niya dito? She's just visiting me. Kakauwi lang daw niya galing Italy. Anyway, let's not talk about her. She's nothing to me. Pinaharap siya ni Terrence. Extra malambing ito sa kanya. Palibhasa, ramdam nitong iba ang mood niya. Anong niloto mo? Malambing itong tanong sa kanya upang baguhin ang topic at mood ng paligid. Adobo. Maiksing sagot niya. Hindi pa rin kasi niya maiwasan makaramdam ng silos at pangamba. Kinuha ni Terrence ang lunchbox bag na bitbit niya. Dinala nito iyon sa lamisa habang hila siya nito sa kanyang isang kamay. Mamaya na tayo kumain. Ikaw na muna ang tanghalian ko. Pilyo itong ngumiti sa kanya, pero hindi siya ngumiti kaya nawala agad ang ngiti nito. Magpapatid na lang ako sa kondo kay Kuya Bruno. Sumama kasi pakiramdam ko. Matabang niyang sabi, kaya napalunok ito. Hinawakan agad nito ang dalawang kamay niya at malambing siyang sinuyo. Hey, sorry na. Hindi ko naman alam na pupunta ang babaeng yun dito eh. Kung alam mo lang, pinagtatabuyan ko na ngayon kanina pa. Hindi pa rin nagbabago ang mood niya. Nagsiselos pa rin siya at nababahala. Ang ganda niya. Imposibleng hindi mo balikan ang ganoon kagandang babae. Mas maganda ka. In fact, ikaw na lang nga ang maganda sa paningin ko. Don't mind her, okay? Hinaplos pa ni Terrence ang pisngi niya. Napatitig siya sa mga mata nito. Tila nagsasabi iyon ng totoong nararamdaman nito. Oh, okay. Aminin man niya o hindi, nakaramdam siya ng kaunting kilig sa sinabi nito. Nagsiselos ka ba? May pagningning pa sa mga mata nito habang tinatanong iyon ng diretso sa kanya. Namula naman ang kanyang mga pisngi. Sino ba ang hindi magsisilos sa ganoon kagandang babae? Tapos siya pala ang first six mo. Ikaw naman ang only six ko. At panigurado, ikaw rin ang last. Seryosong sabi ni Terrence bago siya nito niyakap ng mahigpit. Hindi siya nakapagsalita. I don't know what you have done to my system. Hindi na ako naaakit sa ibang babae. Ikinababalik ko na kapag hindi kita kasama. Sabi ko sa'yo, palalayain kita kapag nagsabon na ako sa'yo. But the truth is, I can't. Hindi kita kayang palayain. Lalo lang akong nababaliw sa'yo habang tumatagal tayo.
so please stay with me forever. Dumagundong ang dibdib niya dahil sa mga ibinulong sa kanya ni Terence. Mga salitang hindi niya inaasahan na sasabihin ito sa kanya sa mga sandaling iyon. Lalo pang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Pagkatapos ay hinarap siya nito at pinagkatitigan ang kanyang mukha. I'm willing to forgive you and your sister. Mas matimbang ang nararamdaman kong kakaiba para sa iyo kaysa sa galit ko sa nagawa ninyo sa akin. Seryosong sabi ni Terence habang nakatingin ito sa kanyang mga mata. Hindi talaga ako kasabwat ng ate ko. Ngumiti ito ng may pag-unawa sa kanya. Shhh! Okay, baby. From now on, I'll believe you. Ikaw na lang paniniwalaan ko. Doon pa lang siya unti-unting napangiti. Ibig sabihin, pinapatawad mo na ako. Tumangaw ito habang napapangiti na rin. So, hahalikan mo na ako sa lips? Nasasabik niyang tanong. Napangiti ito ng malapad at bahagyang napahalakhak. Why? Nagtataka niyang tanong dahil tinawanan siya nito. Ano bang nakakatawa sa sinabi niya? Kasi araw-araw naman kitang hinahalikan sa lips mo kapag natutulog ka. Do you really think na makakaya kong hindi kahalikan sa lips mo? No way, baby. Hinaplos ni Terence ang labi niya habang mataman itong nakatingin sa mga iyon. Ang daya mo, sabi ko na eh. Tumawa ito. Muntik mo na ako mahuli kaninang umaga. Natatawang sabi ni Terence dahil naalala nito ang eksena kaninang umaga. Sabi ko na eh. First time kong pumasok sa opisina na nakapantulog pa. Wala naman akong balak sana pumasok ngayon eh. Dito na lang ako nagbihis. Natawa na rin siya dahil nakakahawa ang good mood nito. Tuluyan na niyang nakalimutan ng selos at pangamba niya sa babaeng kausap nito kanina. Ang mahalaga ngayon ay bati na sila ni Terence at naniniwala na raw ito sa kanya. Ikaw talaga.